ang pagpapalakas ng edukasyon din ang nakikitang pangontra ni Colonel Banaag sa paglaganap ng extremist groups gaya sa madrasa o ang eskulahan para sa mga Muslim. Anya dapat sa murang edad pa lamang na ilalayo na ang isang bata sa konsepto ng karahasan. We need to work for the countering of violent extremism. Probably we can start it through education, madrasa. We have to empower the madrasa. We will not close it. What we need is to look at the program of instruction na nakalagay doon sa madrasa. Walang mali. Tama yung ginagawa. Kailangan lang i-improve pa some more. Nang sa ganun, hindi na tataliwas yung mga kabataan natin na yung mga susunod na henerasyon pa. Kung bata ka pa lang, ay tinuruan ka na ng karahasan. Pagka yan ang tinuro ng mga elders nila, ng mga ulama nila. I'm not saying na ginagawa, pero yung possibility na mas maganda siguro sa education, doon tayo magsimula para nang sa ganun, makaproduce tayo ng maganda. Sa legasiyang nakatatak sa ngalan ng Dato Piang na pinuno ng mga Moro, mababakas ang ugaling pagkamaunawain at pag-iwas sa paghihiganti. Kaya't nakakalungkot na isipin na hindi ganap na naisa sa buhay ang mga katangiang likas kay Dato Piang. Ano masyadong wisdom niya? Kasi hindi man siya never na kinonsider niya sarili niya na Dato siya. Ang ano niya, kinaibigan niya ang tao. Kaya doon na pamahalang tao sa kanya. Sa pag-usad ng Dato Piang sa masalimuot na insidente, hiling ng marami na mangingibabaw si Dato Piang sa kanilang puso't isipan. Na higit pa, sa pansariling interes, iniisip ang ikapapanatag ng nakararami. Hanggang sa ngayon, ayon sa militar, ilang mga kaanak ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters ang namamalagi pa rin sa Dato Piang. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit sa naging pag-atake ng BIFF sa bayang ito, walang sinaktang mga sibilyan. Kaya para sa mga rebeldeng freedom fighters, kaakibat ng kanilang paghahanap ng magandang buhay ay ang pakikibaka at ang pagiging bukas nito sa pakikipag-usap sa pamahalaan. Nag-attempt ako. In fact, during that time na kausap ko yung... Why are we attempting to talk to them? They are terrorists. Yes, I know. They are terrorists. Pero akin lang, baka lang makausap ko sila. At nang sa ganun, meron po tayo mga ibang programa. Bukod pa sa pakikipag-away sa kanila. Kung di po namin sila kakausapin, paano po namin maili-lay down yung mga programa na yun? Gusto daw makipag-usap sa inyo ang gobyerno, sa BIFF. Handa ba kayong makipag-usap? Oo, handa kami. Mm-hmm. Para sa kalayaan ng marami. Mm-hmm. Oo, para sa kalayaan ng marami, handa kami makipag-usap sa kanila. Kasi nakawaring kami sa maraming tao. Mm-hmm. Pero ang sundalo natin ay hindi naawa. Kahit nasa sibilyan kami, tuloy pa rin kami pinabanatan. Dapat sana itong maraming tao, ito ang iniingatan natin. Magandang gabi, Pilipinas!